Okay, let's do it. Diba? Wow, diba? This is one of my favorite topics. Diba? Why? Read it. Rich versus poor mindset. Yes, diba? So welcome to the direction number... Welcome back to our Young Millionaire Academy. Ayan. My God, diba? Okay. Rich versus poor mindset prepared by yours truly. Diba? Prepared by direction. This is PowerPoint discussion number 15. Okay, read. Mindset. When you hear the word mindset, what's the first thing that comes to your mind? Those things that we usually think or something. Yes, diba? Okay. Yung mga parang perception natin sa mga bagay-bagay. Diba? Okay, kasi there's the negative and there's a positive mindset, diba? Something like that. Okay, so how you think and how you deal with something, how you... parang yung pag-isip mo sa isang bagay, gano'n din. Ayan, so ang maganda kasi sa mindset is it is a composition of parang tingnan mo, it starts with your attitude, behavior, and then action, diba? And then results, and then performance, and then yeah, cycle repeats itself, diba? Okay, so sa mindset yan, diba? Kung kapag, kaya kapag may proper mindset, kapag may maganda mindset ka, maganda attitude mo, maganda behavior mo, maganda action mo, diba? Okay, makapagsolusyon ka agad, so maganda results mo, kaya maganda performance mo, tama? Bakit maganda performance mo kasi maganda attitude mo? Bakit maganda attitude mo kasi maganda behavior mo? Bakit maganda behavior mo? Dede. Diba? Tama. Okay. Kasi maganda attitude mo. Bakit maganda behavior mo kasi maganda action mo? Bakit maganda action mo kasi maganda behavior mo? Bakit maganda results mo kasi maganda action mo? Tama ba? Bakit maganda performance mo kasi maganda results? So parang, ganun siya. Ngayon, pag negative mo yan, diba? Okay. Pangit ugali mo, pangit behavior papakita mo, pangit action papakita mo, walang result pa. Diba? Pangit na performance. So, yeah. Ni isa dyan, maging pangit. Niyang eh, maging pangit lahat. Diba kaya maganda talaga? Maintain natin. Ako na lang, late ka, pwede ako magalit. Diba? Diba? Pero, positive pa din. Diba, tama? Ganun siya. Diba? Baka nadapa ka lang, siguro, mga ganun. Diba? Mag-isip, diba? O, baka kuhan. Baka may kumidap lang sa'yo, tapos tumakas ka lang, mga ganun. Diba? Okay. Basta ganun mindset. So, think big. Positive mindset, winning mindset, growth mindset, rich mindset, entrepreneur mindset. Yes, ito yung mga hindi tinuturo kasi sa atin. Di ba naman? Actually, sa totoo lang sa school. Di ba tinuturo yan? Tinuturo, di ba? Ano, full name ni Jose Rizal. Ano yung ano, cosine, cotangent. Di ba? Yung mga algebra, sinx, pinoy. My goodness. My goodness talaga. Pero, yeah. Ito yung mga skills. Ito yung mga... Mindset is a skill eh. Di ba? The way you think eh. Di ba tama? Yung ba, depressed, di ba? Tapos mag... drama sa Facebook. Mga ganun, di ba tama? Okay, ayan. Pag negosyante ka, gamitin mo yung social media pang ano, pang attract ng mga clients. Through how? Bible verses, diba? Okay, motivational ko. Diba? Parang, pag nalaman kasi na parang, ang ganda mo ano, ang ganda ng mga pinapopost mo, ibig sabihin, maganda ka kasama. Pero pag puro drama, hayo bro, ba't kita sasamahan, diba? Puro negative pag-uusapan natin, something like that, diba? So you need to think big, you need to have a positive mindset, diba? Okay, and then a winning mindset, a growth mindset, rich mindset, entrepreneur mindset, diba? All of this is what you need for you to become successful. Okay, so look at the difference, diba? So kapag may fixed mindset ka, usually ito yung mga sinasabi mo, I give up easily. Pero pag may growth mindset ka, diba? I can learn to do what I want, diba? I like to try new things, okay, mga ganun, diba? Okay, pag fixed mindset, diba? Oh, my potential is predetermined, tapos failure is the limit of my abilities, kasada ka. My intelligence is static, diba? Okay, kasada ka. I avoid challenges, I stick to what I know. Feedback and criticism is personal. I will never improve. I am either good at it or I am not. There is no point in there's no point in trying. Bad trip kasama yung mga ganun tao, di ba tama? Di ba, basta sasabahan. Yan, friend na lang. Ito yung mga gusto kasama. Failures offer opportunity and growth. My intelligence can be developed. I embrace challenges. I learn from feedback. Diba? Feedback is yung parang criticism ng tao sa'yo. Parang gano'n. Diba? Parang, diba? Ba't kailan yan? Alam mo gano'n, diba? Kasada ka. Hindi mo kaya yan! Diba? Okay. Hindi ko kaya. Diba? Kaya ko! Ganun ka dapat, diba? Tama? My intelligence can be developed. Diba? Okay. I learn from feedback. I keep trying and never give up. I am inspired by others, people's success. My mistakes help me grow. Help me grow dapat yan. I know this will help me even though it is difficult. Ganun. So, ikaw na lang, for sure, di ba, tanong kita, sino yung gusto mong kasama? Yung mga may tao may fixed mindset, yung mga growth mindset. Alam yung good news? Gusto mong good news? Ang mga kasama mo sa front row, mga may growth mindset. At kaya nga,
Kapag sirok na yung gym member niya, masishift yan eh. Trabaho natin na pag yung tao is may ganyan pang ugali, pangit ugali niya, di ba, and so on. Pangit mindset niya, pangit behavior niya. Nagsijismis, di ba, tapos reklamador, tapos laging late. Di ba yung so on. Wala ah, di ba, okay? Ayan, shift natin. Kaya nga trabaho ng mentors na. Kaya mahal ang bayad sa mga uplines. Kasi technically, you're changing someone's life. Di ba? Not just financially, but the overall. Kasi as before the financial comes in, kailangan mong baguhin muna lahat eh. Kumbaga sa star, 'di ba? Lahat ng ano, point, kailangan matanggal lahat hanggang sa maging sphere ka. 'Di ba? Okay, kasi wala namang planet na star eh. 'Di ba? Starship eh, ang star nga mismo, sphere eh. 'Di ba? Tama? The real star is actually a sphere, 'di ba tama? Ganun siya. Ganda noon ah. My god, 'di ba tama? Analogy natin. Forget my point. Tatanggalin lahat ng mga sungay hanggang sa maging ano ba, nahulma ka ng maayos na sphere. Ah, look at the sun. Dahil maganda siyang ano. Naayos na siya, di ba? Okay, a lot of beautiful planets, di ba? Revolving around it. Ay! Ipangit ka, di ba? Okay, walang magano, walang sasama sa'yo. Di ba? Ang dami analogy, no? Di ba, tama? Okay, ilaw tingnan, ipangit ka. Pangit ugali mo, di ba? Pangit na kasama. Walang sasama sa'yo. Pero pag maganda na, tapos hindi mo yung ano, sphere, di ba? Okay, nagla-lighten up na yung sun. Di ba? It produces light and so on. Di ba? It represents hope and freedom and, yeah, everything, di ba? Okay, kaya na-attract, di ba, yung mga planets. Di ba? Pag pangit ka na, wala ma-attract sa'yo, di ba, tama? Ano yun? Tama ba? Fixed mindset. In terms of skills, ang fixed mindset is, yung mata may fixed mindset is, something you're born with. Di ba? Okay? Ayan. Pero pag may growth mindset ka, comes from hard work, can always improve. Ganun ngayon, di ba? Parang hindi yung parang, kasi gifted yan eh. Kasi lumaki na ganin eh. Kasi, di ba, hindi ganun. Okay, kailan mo ano, kaya mong sipagan, di ba? Tama? Okay, mag-improve at mag-improve. Ang lahat ng mga improve, kung improve mo, kung willing ka. Di ba, ganun siya. Okay, hindi yung parang, eh kasi, hindi, wala na, di ba? Fixed. No, in terms of challenges, yung mga fixed people, something to avoid could reveal lack of skill, tend to give up easily. Pero pag growth mindset, should be embraced. An opportunity to grow, more persistent. Persistent dapat yun. Di ba, okay. In terms of effort, oh, di ba? O mga fixed people, that's unnecessary. It was something you do when you are not good enough. Pero pag ano, effort sa growth, it is essential. Kailangan tong gawin. Importante ito. Diba? It is a path to mastery. Tingnan mo, ang ganda ng ganun ngayon. Diba? Tama? Okay? Hindi parang gagawin mo lang kasi ano, diba? Healing mo, pero hindi mo pag-healing, hindi mo nagagawin. Dito kasi, diba? O, magkakamali sauna, pero darating din tayo, gagaling din ako. Ganun ang pag-isip. In terms of feedback, oh, 'di ba? Pag sinabihan ka, pag kinorek ka, 'di ba? Defensive ka pag fixed, 'di ba? Okay? Tapos personal pa, 'di ba? Ina-attack mo, 'di ba? Pero pag may growth mindset ka, oh, useful 'yung mga ano sa iyo, mga criticism, 'di ba? Para ma-improve mo, 'di ba? Yung para more abs, more, 'di ba? Tell me more, 'di ba? Okay, sabi. Hindi ka alam na mama mo. Hindi, 'di ba? Ano pa ba 'yung mga ko? Eh na, 'di ba? Yung simi 'yung ano para na-meet mo, 'yun 'yung mga ganyan. I'm excited to the point na matanggal mo yung ponytail mo, di ba? Para makita yung pagkaganong-ganong mo, di ba? Tama? Okay. And useful yung feedback, di ba? Okay, something to learn from. Ah, ganun pala yung apps. Sige, apps, I will improve on that part. Kasi kada ka, identify areas to improve. Yun. Di ba? Hindi yung para puro mali na nalagay ni sa akin. Dapat nga eh, pasalamat ha, pag may nakita mali sa'yo para makorrect mo. Ganun siya. Kasi pwede makorrect yung ulit-ulitin mo kaya walang nangyari sa'yo. O, setbacks naman. O blame others, 'di ba? Pag may setbacks, pag may problema, 'di ba? Kasi ikaw kasi, ano nga? O get discouraged pa, 'di ba? Hindi ko na kaya 'yan. Laki ng problema, hindi ko kaya 'yan, no? Challenge, 'di ba? Ganun. Pero pag may growth mindset ka, o use as a wake up call to work harder next time. Yung parang nanalo siya ngayon, pero sige, papayagin ko maano 'yan, kuha next time. Ganun, 'di ba? Kita mo yung difference ng dalawa? Ang ganda nitong green kasi yung red, 'di ba? Okay. Demonyo, angel. Oh, sino gusto mo? Demonyo, angel. Oh, the devil or God? God. Oh, ito pa. Success is obligation for rich people. For poor people, success is unimportant. My goodness. Kailan pa hindi nag-importante ang success? Alam mo yung bad trip mo yung mga nagsasabi na parang, mahirap lang kami. Hindi ko kaya yan. Para lang sa inyo yan. Diba? Dede. Diba? Mag-ano na, mag-work na lang kami habang buhay para saan ba sa boss namin? Hindi.
or responsible. Dito naman, blames others nga, di ba? Di ba? Responsible ang ano, dapat ito. Hindi pwede. Diba? Kailangan ko itong ano, di ba? Sabi ako ng ganito gagawin ko, gagawin ko. Sabi ko, nimimake ko siya, mimake ko siya. Papagupit na sana ako eh. Di ba? Pero inuna ko kayo, di ba tama? Pero late ka! Di ba? Dito is, blames others. Diba? Pwede kong sabi, tignan mo kung gaano kalaki impact na negative. Ipapafeel ko sa'yo. Papafeel ko sa'yo, pero i-ano ko naman, i-baba, i-ano ko din, i-comfort din kita. Diba? Ba't late? Papukis na sana ako, sasayang ka ng oras. Munta ka pa dito. yun yung negative. Di ba ang sakit? Di ba ang sakit pa ganon? Sakit pa ganon. Pero dahil ng ano, responsible. Uy, rats, nandito ka. Dami-dami ng kuan, busy na tao, nandito ka. Kaya, malalaman mo roon na maganda ka sa mga friends kasi never ka makaka-feel ng gano'ng eh. Adahan-adahan lang eh, parik-parik na kanyang mga eh. Basun mo. Diba? Ganun. Oh, I never felt that ano, yung value nga talaga. Hindi ako remember. Kaya pa, may isang rason na pinang piniliklat ng ako. O rin makawa ng ti-appliance ko kasi kala ka na previous members ko before. May cross lines ako eh. I have a lot of cross lines in Baguio. Leaders and then M-clubs. Ang friends ko na dito is millionaire eh. Tama? Okay, parang ganun. So parang, that's another reason why I stayed here. And I will keep staying here. I will never... Sigat nagdala sa akin dito. So ba't ako alis dito? Di ba tama? Something like that. Ganun siya. Pero I hope na, napafeel ko naman sa'yo, di ba tama? Kung wala ka dito malamang, yung narinig mo sa labas, yung parang sinisisi ka, ganyan, negative. Di ba? They make you feel useless, they make you feel unimportant. Pero dito is, may value ka. And you invest money pag rich ka, spends money. Pag rich is, kailangan ko tong phone stand, kailangan ko tong sticker. Diba? Ang boring kasi ito, tignan itong laptop na itong mga sticker. Pero ngayon, astig! Oh man, astig! Astig! Ito na lang. Mukhang social, diba tama? Mukhang hindi laptop. Naman ganon. So, ayan, diba? Ang poor mindset, diba? Okay, kung saan gumagastos, diba tama? Okay, ayan, dito is may value, di ba? Okay, may relevant kung bagay mga ginagastos mo dito. Reads and studies. Ito naman is refuses to study. Kung baga parang acne. Ang poor is acne, di ba? Hindi ko na kailangan. Araw-araw, mag-training, 10 a.m. Sunday, Wednesday. Anong hadol? Mwaha. Yan, ano pa? Pero pag-reach, di ba? Kailangan ko yan, attendan ko yan. Drop everything. Sinabi na apply yung 10 a.m. Di ba? Ano kung may punishment kapag ano, paglagpas. Yan, di ba? Okay. Pero, okay naman. Maga ka naman sa pala sa kanina. Nakita ko naman, di ba? Okay, yan. Buting eh. Attention on the future for rich people. Attention on the past for poor mindset, for poor people. Yeah. Makikita mga dagos nung jay taong nga kakadwan ko. May itong kakadwan, unuhan, no, kanyang natapi na kat past, di ba? Ano ba? Tunang, hindi siya na nangyari didi. Siya din ugali ni didi. Ganun na, di ba? Pero kapag future kasi, pag nag-usapan, di ko lang alam kung may ganun kang ano, mga friends. Kasi wala akong ganun friends. Wala akong ganun friends, di ba? Parang, yung how I wish may ganun ng friends before ako sumali sa front room. Parang, grabe, dating tayo, magpapatay tayo ng building natin. Papaano tayo, di ba? Na tayo doon, magkano tayo ng bahay sa Baguio, magkano tayo ng bahay sa Manila, magkano tayo ng condominiums, travel around the world. I never had those type of friends before. Do you have those kind of friends? Wala din, no? Sa front row lang talaga? Nama? Kayo, you found your people. You found your people. I discovered, our friends, our batchmates are still looking for that. Pero tayo, we already found our people. Net worth driven. Ito naman is income driven. So, kumbaga, sa kwan, ang tao kasi, ang poor people, gusto nila yung agad-agaran na, diba? Sweldo, agad-agaran na pera. Pero yung ano kasi, yung rich people, they understand na medyo matagal. Ang long term ngayon sila mag-isip yung parang yung net worth, di ba? Yung talagang, kasi ang when you say net worth is, pang matagalan eh, yung talagang,
kuan, di ba? Years, di ba? Okay, magkano yung net worth mo? Kaya for example, kaya sa search mo sa Google, parang net worth of Bill Gates, di ba? Magkaano total niyang kinita? Parang ganun. So far, yun yun. E pag employee mindset ka, poor mindset ka, di ba? Gusto mo ganun, ano yun, di ba? Okay, parang sweldo, 500. Di ba, tama? Okay. Ayan. So I hope na hindi ka ganun. Ako na lang, kasi pag ano, pag ako may poor mindset, pag income driven ako, malamang wala na ako dito ngayon eh. Kasi, gusto, ang hinahanap ko is, ba't wala parang income? Ah, sa bayan, sa bayan, 1 week na ako. Wow ah, 1 week na ako, hindi pa mayaman. Diba? Diba na babalik yung pera ko, bayan! Kwikwinta lang ako. Pag ano, eh pag net worth mindset, ito na lang ako, 5 years na ako. Diba? So far, more than half, diba? Tama? Pa 700 na ako sa natangin, diba tama? Ganun. Kasi net worth, I know na ako. I understand na ngayon lang ako mag-invest. Kasi after 6K binigay ko, tapos nag-15K ako, tapos nag-30K ako, tapos nag-45K, tapos wala nang mag-inasos. And then after that, yun na, ponte yun. After investing 45,000 pesos, diba, doon ako kumita ng mga 1K, 2K, 3K per week. Until na nasa 10K per week, srap. Diba, okay, tapos na pandemic, woohoo, 15K, 30K, pinakamalaki ko nakikita, rahar, masarap yan. Kaya yung 138 in 3 months kasi parang nangyari dun is diba? Parang 10 tapos 20 tapos may mabati 15 tapos naging 20 tapos naging 30 diba? Isang beses lang ako nag 30 pero 25k 20k diba? Tapos tutotama lahat ng 130,000 diba? Within 3 months I started September kasi September sumali nun is 30 people October is 40 people and then November is 18 people ganun diba? Noong 2020 diba? Rahar diba? Okay, it's rap yeah, so network driven tayo. Okay, pang long term dapat tawan. Ano yung ngayon pa dito yun? Hindi ka na mamamatay sa 4,000 mo. O sabihin natin 45,000, mamamatay ka ba doon? Hindi naman, matama. Daya nga nito negosyong ito, 45,000 lang ginasos mo, pero pwede ka mag-million. Compared sa ibang business, di ba? In order for you to get 300K, you make sure na 300K mo na din ginastos mo. Di ba, tama? Dapat yung monthly expenses na. Abang kurinti na, no? May dito, wala tayo. Di ba? Kaya ang daya na negosyong ito sa totoo. Kaya kapag ano, yung member pa, dami-dami niya pa inisip na parang pangit. Poor mindset, di ba tama? Kaya hindi yaman. Oh, things big, things small. Yun nga, di ba? Tawag dito. Ayun, di ba? Alam ko nito kaya yaman, naiintindihan ko. Ngayon lang ako mahirapan, pero darating yung time gagaling din ako. Hindi ko lang alam kung ano ka, pero ganun ako ever since eh. Yun naman yung magandang nangyari kasi kapag disiplinado ko na eh, kasi yun nga, since grade 9, doon ako nag-workout, workout, nag-jogging, early mornings and so on. Intimate. I think big, yung parang, kasi pag think small is parang, ang layo na jogging, huwag na lang, matulog na lang ako, diba? Marang ganun, pero pag think big, diba? Hindi, pag ganun kalaking jogging ko, ibig sabihin, mas titiba yung, ano, yung thighs ko, tapos mas maning stamina ko. Ganun, diba? Tama, mag-isip, hindi yung parang, ayan, diba? Embrace change, fears change. Ayan, tarang. Ano, ayoko kasi baka mamaya tawag dito, hindi na ako, hindi ko na, kasi pag ako seryoso sa front row, hindi ko na makasama friends ko, yung friends ko, love na love ko sila, nag-iinuman kami, nag-email kami, e kapag ano, seryoso yung front row, hindi na mag-email, hindi na ako inuman, diba, hindi ayoko, sige, ano, lilo muna, sira ulo, diba, pero pag ano, pag you embrace change, I understand na kung talagang true friend yan, siya yung sasama sa'yo, kung hindi yan sasama sa'yo, hindi yan yung tamang kaibigan, kaya ako nahanap ko na tamang kaibigan ko dito. Sa lahat ng squad ko, mga best friends ko sa Sagada, kung noon ako nag-aano 6 years. Wala member sa kanila. Di ba? Kinakantuan pa nga, di ba? Parang, open-minded ka ba? Sabi nung isa doon, di ba? Kasagada ka. Hira ulo. Di ba? Parang ganoon, di ba? Okay, so parang, I am best friends. And mas maganda to. Na-weird lang kaya sila sa akin. Bakit puro ano daw, puro Bible quotes. Di ba? One time nga, sabi ng isang friend ko, nag-gagyat ka. Apeta mo. Kaya nga, puro motivation na lang yung speed mo. Nakabi niya gano'n. Sabi, kagagat sila eh. Diba? Kagagat, ano yung tayo kon? Tayo, kaya nga, nasaryo-saryoso ka doonin. Oo, yung parang gano'n, diba? People change. I mean, you need to change. Diba? Okay, we're supposed to change. Yung mga gano'n. Compliments, criticizes. Uy! Diba? Grabe naman siya, no? Diba? Okay. Looking good. Yung mga gano'n, diba? Tama. Eh, sa labas, diba? Sinichismis ka sila, no? Diba? Parang plastic yung sa amin. Tapag gano'n, diba? Asinan na, disorderin na. Diba? Parang gano'n, diba? Tama? Solves problem. Worries about problems. May problema, diba? Overthink yung poor people, diba? Ah!
God, bakit ba ginawa? Yung po, yung ano, thinker, yung ano, poor people, yung ano, success people, successful people, doer. Solution na agad. Lakad na agad, galaw na agad, gising na agad, di ba tama? Multiple streams of income, single stream of income. Madaya ulit ang front row. Apat ang ways of income natin dito. Ano mo ba yun? Apat tayo dito. Unas product selling, pangalawa yung tig 1K per ano, referral, pag 225 per sales match. May monthly bonus na rebates. Di ba tama? Yung rebates, yung per purchase is may matatanggong kang kwan. Tama, tama talaga yun. Diba? Nasa level ano yan. Mamingin tayo sa level 6. Okay. Rebates, rebates na. Diba? Dami, di ba isang business pinasok mo, pero ang dami mong streams of income dito. Di ba tama? Daya. Diba? Hindi ka pa magaling sa lahat ng yun sa una, pero give, diba? I guarantee you, yung months from now, years from now, 2 to 3 years from now, bro, you will be thinking yourself na buti lang hindi ako nag... this is the biggest mistake that you will not, you should avoid. Ti 1 year mo, don't expect na malaki agad ang kikita mo dito. Yun yung kalaban natin, yung 1 year journey natin dito. Kasi karamihan, gapo lang tanarigat na nati 1 year, abirok dang iti sa bali, ah, parang feel ko, parang ang hira, parang ang bagal ng income ko dito, magano na muna ako, magluluto-luto, magbebenta ng banana cue, yung mga ganun. Poor people! Poor mindset, tama? Poor. Goal-driven. Work-driven. Goal-driven, work-driven. Agree ka ba doon? Goal-driven. Diba? Goal-driven. Work-driven. Goal-driven, work-driven. Yung successful people, ang gaganang kumilos, yes, ha? Meron siyang gustong i-hit na goal. Meron siyang gustong makuha. Gagalaw at gagalaw yan kasi ganun. Kasi may gustong siyang makuha. So, poor people, gagalaw lang kasi sinabi ng boss niya. Diba? Something like that. Pag may sinabi, pag nasabihan siya, oh, work ka na. Ato gawin mo. Ganyan. Ganun. Utos-driven kumbaga. Poor people. Tama? So, aning ka dun? Rich people or poor people? Are you a rich person or are you a poor person? In between, Joe. Or aning goal? Oo, di ba tama? Kailangan maging rich. Well, don't forget what I told you. Ang goal nga dito, pag new members is usually, hindi pa sila totally nasa rich mindset. Kaya nga kuhan, di ba? Tinutulungan natin yung new members na kuhan. Tama? Kaya okay lang na kuha, di ba, na nasa in-between ka right now. Pero, lapit ka sa uplines mo, lapit ka lagi sa akin, sa amin, para matulungan ka namin na ma-push dun sa rich mindset. Kasi if not, you will be stuck in the poor mindset, di ba, tama? Ganun siya. So, okay lang nasa in-between ka right now. Pero, ayan, di ba, goal mo, tulungan mo din kami, natulungan ka, di ba, na makapunta dun sa rich mindset. Kasi if not, maging poor ka bang buhay? Gusto mo ba yun? O employee versus entrepreneur mindset. Employee, o work. Ang... So work is something to get away from. Ang entrepreneur, something to get excited about. Ah, tama? Oo, diba? O, employee, serious effort. Something to do for a short period of time. Ito, entrepreneur, something to do all the time. Ah, diba tama? Okay, ayan, ito, kung kailan ang gusto. Ito, entrepreneur, diba? Okay, kasi gusto niya lagi talaga. Mahal niya din ginagawa niya. Support, something they deserve. Diba? Okay, parang support na lang ito kasi deserve mo. Pero pag entrepreneur, something they create. Oh, diba, tama. Kumbaga, kaya ka na support lang kasi, tapos dito, ay hindi, diba, parang kumbaga, deserve mo hindi, ayun, diba, tama. Okay, bigay pa din. Okay, we create that such support. Diba, kahit sino man, ganun siya. And in terms of income, something to be received immediately. Okay, in terms of entrepreneur, something to be earned later. Ayot na nandito ka nga. Clear ba yun? Yun na ito sinabi ka na, sa unang taon mo dito, you will feel na ang bagal. Yung income. Pero hindi mo namamalayan, yung mindset mo kasi nababago. Yung maturity mo, yung confidence mo. Just skills nga, day line. It took me 6 months para gumaling sa pananalita dito, di ba? May 7 pa, nakapagpaya ko ng tao. Tama? Partida, wala pa akong laptop nun. Nabili na laptop nung 2021. Tama? Oh, things won't get better unless you think better. Di ba? Okay? Yun, di ba? Kapag puro pangit lagi pag-iisip mo, di ba? Okay? Pangit talaga lalo mangyayari. The mind is everything, di ba? Okay, what you think, you become. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Mind shift. Change your mind, change your life.
number one rule in our team. Wag ani. Ani act nyo ulit. Alam mo na. Huwag mag-late ka. Yeah. Basahin nyo ito na magigib. Huwag na huwag mag-alaman-alaman. Huwag hindi ka pa mayaman. Basahin ito mapaulit-ulit. Huwag ka nang sobra makulit. Master dapat ito sa puso at sa ulo para iwas sa problem in your further journey. If hindi ka pa sure sa sabihin mo either sa members invite mo, don't be afraid to ask your upline if tama or wise may sasagot mo sa upline mo. Or sabihin mo sa invite mo tama. Tanong ka lang ng tanong para hindi masayang effort sa pag-invite at para ma-make sure talaga na sasalita yung mga invites mo. Nababaw-bawag dyan sa pamilya natin sa kanilang mandi pag umiyak na malaki. Wala kang panginikita, love life na ganyan na tubag mo. The right person will come in time. Tasa mo naman standards mo, Diyos ko. Kung magjojowa lang din naman ng front row member, dapat yung nasa level na malaki ang income stage niya. Kung babae ka, tasa mo naman standards mo, Diyos ko. Huwag mo lang piliin yung gwapo pero mahirapan lang din naman mag-alaga at magbigay ng magandang buhay para sa parang sa mga anak ninyo. At ikaw naman ang lalaki, huwag kang peste ha. Sumali ang members na sa pamilya natin para kumita ng pera. Para sa pamilya nila, huwag mong distorbo yun niya, huwag kang makate. Ako mismo ang bupukot lang yung hinayupak ka. And I see all in all, so don't even try. Itutumagay tayo sa tumino ka. As you can see, this is how I love my members. I want all of us to focus on getting our dreams in life as soon as possible. For that to happen, walang dadawa distractions lang yung pagmamahala na yan. Ulitin ko mamahal kong anak, darating na ang tamang oras para dyan, pero sa ngayon, mamata mag-ipon muna tayo. There is no secret. I simply showed the plan to 1,200 people. 900 said no, and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did anything at all. Out of those 85, only 35 were serious. And out of those 35, 11 made me a multimillionaire. Shush. So for 100 years lang kailangan. Multimillionaire dollars sa kanya. Diba okay? $1 million is equivalent to 56 million pesos. Party the 1,200 people. Eh sa atin, you only need 100 DRs for you to get your first million here. 50 DRs for you to get your half million pesos here. Being too close to the wrong people can ruin you. Mahirap na tao kasama mo, mahirap pa din. Don't expect that, diba? Okay? Ayun, it's too obvious. It's common sense. Diba? Kasama mo lagi appliance mo kasi sila may right mindset. Sila meron ng magandang ano, diba? Plano sa buhay, may direksyon kumbaga kaya samahan mo. Mas nakagana kayo sumama sa mga may plano sa buhay. Diba tama? Diba? Masaya, diba? Leadership hierarchy. Huwag ka papahinga. Diba? Basta ano, abangan mo na ano. Abangan mo yung ano ko kay Epsker with you. Kung kailan yun, okay? Diba? Okay. I'll be asking Epsker na lang din later. Okay, so yeah. The end. Congratulations. You have finished. Congratulations. You have finished the 15th session of our Yamner project. See you in our next meeting. Yay!